Hi guys! Welcome back again to my channel. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel na ko, ay subscribe na kayo and click the bell button para maging updated kayo sa mga future videos ko. So, for today's vlog ay first time ko itong gagawin dahil kaninang umaga pagising ko ay may napanood ako. So, naisip ko na, sige, try natin kung uubra to sa mga kaibigan ko. Gagawin natin ay syempre ay ang Pranking My Friends Challenge. So, kukol ako sa kanila, either messenger, I don't think kung okay siya sa messenger, pero kasi yung iba kong friends, wala akong number. Alam nyo, sa messenger na lang tayo nagkukontakan, pero I'll try my best na sana ma-prank ko talaga sila. At ang prank natin for today ay, since nga lockdown, tapos naka-duty yung asawa ko, si Paolo, so maraming time para umaura or gumawa ng mga di ka nais na bagay. So, ang prank natin is, sasabihin ko sa mga friends ko na may umeme or may kineme ako nitong lockdown habang nasa malayo yung asawa ko at nagtatrabaho ng maayos at ako may hindi ginawang paaya-aya. So, yun yung sasabihin ko sa kanila na magsabihin ko secret lang tapos anong gagawin ko kasi kunwari delayed din ako. Alam nyo na, diba? Mga kasalanang mga di ka nais. So, let's do. Wait lang guys. So today ay kachat ko si Jules which is isa sa mga pamangkin ni Paolo. Tapos sasabi ko sa kanya kung hindi siya busy. Ate, ano yun? Kinakabahan ako sa'yo ate. So tignan natin dito sa messenger. Nagtry ako kaganina kung rinig ba siya kung sa messenger. So rinig naman pala siya. So let's see. Andito na si Jules. Sawagan ko lang siya sa messenger. So let's do this! Kinakabahan ako. Kasi first time ko din nung prank. Laksan ko lang. Pinanikinig. Hello? Hello, te. Jules, kakagising mo lang? Medyo. Kinakabahan ako eh. Bakit? Secret lang natin. Ikaw lang yung first time na kamag-anak ni Pao na sasabihan ko. Okay. Kinakabahan ako. Ano yun? Kasi nung di ba lockdown? Oo. Tapos yung mga high school classmate ko, nagyaya sa amin, sa bahay, sa Oak Hill. Tapos nag-inuman kasi doon. Eh, pumunta doon yung high school crush ko. Tapos, parang MU kami. Mm-hmm. E di, syempre, inuman. Yes. Alam mo na, pag inuman. Oo. Kaso lang, ang problema, alam mo na ba? Ano? Hindi ko alam kung sasabihin ko ba kay Pao o wag muna, o ano ba nangyari? Eh di may nangyari nga, tapos akala ko, picos lang ako. Yun, eh dapat magkakaroon na ako ngayon. Sabak lang nangyari sa'yo. Na kasi ako mapagsabihan, Jules. Sabi ko, sinong tatawagan ko, baka ma-judge ako ng ibang tao. Eh, na-online ka. Sabi ko, sabihin ko na nga kahit sa isang kamag-anak lang para makapag-ready ako. Uy, baka prangkol to. Eh, paano pag... Ulit, paano pag ka. Paano pag nabuntis ako? Feeling ko prank to eh, si Raul. It's a prank! Hindi ako magaling mag-prank, Jules. Ikaw ang first victim ko ngayong umaga. Sige, Jules. Thank you. Okay. Bye-bye. Hindi ako marunong mag-prank. Hindi siya napaprank. Hindi siya na tataranta. Pero windang siguro yun. Kasi alam naman. So, mabait ako. Alam nilang hindi ko yun magagawa. So, alam nyo na hindi ko yun magagawa. So, yun ang first victim natin, si Jules. Sabi niya, lang yakate, kinabahan ako sa'yo. Sorry, Jules. Love you.
So ngayon naman, tapos ko na si Jules, di ba? Parang mali yung acting ko dun sa una kasi medyo nagtumatawa-tawa ako. So dapat pala medyo iyak-iyak ako ng konti. Kasi parang di ka panipaniwala na parang normal pa rin yung voice. Tawagan na natin si Cheska. Kanina si Jules, ngayon naman si Cheska. Alam ko, pinsan din to nila Paolo. So, i-call na natin siya. Nag-reading na. Pagigising mo lang, Jess. Hindi naman po, bakit po? May sasabi... Nakay Ate Jem po ako. Ah, nakilajan ka? Pwedeng Opo. Labas ka, wag... Sa'yo ko lang kasi sasabihin muna. Ah, sige po. Important lang. Okay ka na? Opo. Nung... Ano po wala pa kasi talaga akong pinagsasabihan ito. Lalo na sa side nyo. Tapos, ano ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Kasi, di ba nagpunta ako dito sa Canlubang? Opo. Eh, medyo magulo yung isip ko nitong mga nakaraan. Kaya ako tumawag. Kaya talaga akong... As in sa'yo. First... Hindi ako naniniwala. First time kong ginawa yun. Hindi ko naman sinasadya. Mukha ako pinaprank mo. Jess, mukha ba akong nagbibiro? Pumunta nga ako dito sa Canlubang para mag... Wala, mababaliw ako sa Oak Hill. Hello, Ate Jane. Niloloko. Lawis ng 18 years old lang po ako. Alam mo yun? Jess! It's a prank! Okay. Nag-film ako, oh. Hey, hindi mo alam gagawin mo. Cheers, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Kaganina ay nabiktima na natin si Cheska. So, yun nga. I-follow nyo po si Cheska sa kanyang Instagram account. Well, ito ang kanyang Instagram. @cas_Francesca. So, follow nyo siya para makita nyo ang kanyang kagandahan. Diba? So, next natin ay itong isang kananay ko. Yan na. Chinat ko na siya na kung pwede ko siyang tawagan. Si Aisa. So, call na natin siya ngayon. Tingnan natin ha. Kung ito, parehas kaming mamshi. So, tingnan natin kung ano yung ma-advise niya for me. So, let's call her. Ringing na. Hello, Mamsh? Yes. May sasabihin ako. Balita. Ano yan? Importante. Ano? Wala pa akong napagsasabihan ito eh. May problema ako. May problema ako. Mams. Kasi nung lockdown, may pumunta sa bahay mga classmate ko nung high school. Nagyayang mag-inom, alam mo na. Tapos, nung nag-inuman kami, nandun kasi yung may gusto sa akin nung high school pa kami. May nangyari. May nangyari? May nangyari sa amin. Talaga? Wala nga ako napagsasabihan eh. Seryoso? Mm-mm. Kaya ako nagpunta dito sa Canlubang kasi... Talaga? Di nga. Oo nga, kaya nga ikaw gusto kinawagan. Nagigilty ka? Mm-mm. Di kasi ang ano ko doon. Talaga? Delayed pa ako. Kala ko picos lang. Ano?
Delayed pa ako, ma'am. Buntis ka. Hindi ko pa alam. Tapos buntis ka. Hindi ko nga alam. Delayed lang ako. Kinakabahan ako. Hindi ka pa nagpipiti. Hindi pa. Anong may walang something na para nakakahalata si Pao, ganun? Wala, kaya nga ako nandito kasi gulong-gulo ako eh. Hindi ko siya masyadong natatawagan. Kaya hindi ko alam to yung gagawin ko kung sinubabaliw na ako. Tanga mo. Seryoso nga? Promise? Kaya nga ako tumawag, Mams, kasi hindi ko alam talaga gagawin ko. Seryoso? Parang prank lang yan eh. It's a prank! Nag-film ako ngayon! Nagpa-prank calling ako ngayon. Isa ka sa na-victim ako. Ang sakit ah! Pero, sa akin... Oh. Ano? Oh. Ha? Pero sa akin, hindi ako masyado naniniwala. Hindi ako masyado naniniwala. Lalo na yung pag-iinom sa bahay. Oo. Hindi mo kayang gawin yun. Kilala mo talaga ako. Team. Sakit ah, nasabihan akong tanga. Ilang beses yon. Nakakabalo talaga ngayong lockdown. Oo. Sige, ma'am. Sige. Chat tayo mamaya. Bye-bye. Okay, hindi talaga sila naniniwalang nagiinom ako at nagpapainom ako sa bahay. Kaya alam nyo na, walang magiinom dahil alam nyo na kung anong nangyayari. Pero hindi daw talaga siya naniniwala. Ito si Aisa, after ko siyang i-call, ito yung text niya sa akin. Ha ha ha, baliw ka, kilala kita. Di mo yon magagawa, magpapunta pa lang sa inyo malabo na at lalo na yung magpainom. So, kilala talaga nila ako. Ako ay mabait, hindi ako masyadong, hindi na ako nagiinom, tinanggal ko na siya sa sistema ko. So, pasensya na po sa mga na-prank ko. Love you, Mom. Next na tayo. Ngayon, tumatawag sa akin si Jenny dahil kanina busy siya sa work. So, ngayon naman, tinawagan na niya ako to follow up kung ano yung problema ko. And eto na, papatawagin niya. So, let's see. Let us call Jenny na. Babe? Ha? May work ka ba? Wala, nasa bayan. Wala kang pasok? Pabunta ka. Bakit? May problem ako. Ano yan? Ano? Hindi ko pa alam kung paano ko sasabihin, paano ko ikikwento. Paano ba? Sige, kikwento. Nagpunta ako dito sa Canlubang. Medyo... Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Wala pa ako napagsasabihan. Alam yung dati pa? Hindi. Iba to. Hindi. Ibig sabihin yung lockdown. Hindi matagal na. Kaya ako napunta ng Canlubang para makapag-isip-isip. Tapos kung yun, ginonta ko kayo kung pwede kong makapagsabihan. Kasi bago mag-lockdown, babe, nag-iaya yung mga classmates ko nung high school. Tapos, bago pumunta kami dito, inuna ko na si AC. Tapos, nag-iaya sila mag-inom. Hindi, syempre, sa bahay, hindi ko naman sinabi. Kasi walang ibang place sa bahay. May available, so dun na sa bahay.
bahay niyo. Oo, sa okay. Tapos, pumunta doon yung mga classmate ko ng high school. Kasama doon yung dating nanliligaw sa akin ng high school. Hindi, nag-inuman. Tapos, hindi ko na alam yung pinaka nangyari. Pero, ang tatatandaan ko lang, nagpaiwan yung guy. Tapos, may nangyari. Kinakabahan ako kasi. Yun nga. Natatakot nga ako mag-test. Nagpa-vlog ka ba? Hindi. Nagpa-prank ka ata eh. Hmm? Nagpa-prank ka. Wala, babe. Ang gagawin ko? Hindi ako naniniwala. Bakit? Hindi ka lang ganun eh. Tsaka ikaw pa magpupunta ng kaibigan mo dyan. Hindi nga, babe. Ang ropo ko kasi. Hindi ako naniniwala, hindi ka maruko. Nakakainis ka! Ano ba daw? Ha? Ha? Nagkikwento ka? Nagkikwento ako? Nakakainis ka! Sabi ko. Nagpapunta? Nagpapunta ng tao sa bahay? Grabe, yung isa ko din ka, Mamsi. Sabi niya, hindi ako naniniwala kasi hindi ka magpapapunta ng tao sa bahay niyo, ikaw pa. Hindi kita na prank! Nakakainis! Ang galing niya talaga. Hindi ka sa iba ka nagpapunta. Bye! Bye! Oh my God, hindi ako na-prank. Hindi ko siya na-prank. Kilala kasing ako na itong babaeng to. Kilala nila ako na hindi ko ugali na magpapunta sa bahay ng ibang tao or ganyan, mag-inuman, keme, ganyan. Talagang, okay. Hindi siya na-prank. So, for next na mabibiktim natin, siguro magkocall na lang ako ng 2 or 3. Kasi medyo masakit na yung puso ko mag-prank. Medyo parang hindi ko na kinakayang magsinungaling sa mga kaibigan ko at hindi ko kayang gawin sa kanila to. At lalong-lalo na po sa asawa ko, hindi ko magagawa yun, Diyos ko. Itong ipa-prank ko, syempre, isa sa mga naging katrabaho ko, si Audrey. Kanina, minessage ko na siya. Sabi ko, may sasabihin ako sa kanya. Tapos, sobrang ano na siya, taranta na siya, gusto niya na akong tawagan. Ang sabi niya dito sa message, tungkol saan daw. Sabi ko sa kanya, kung may smart number siya, kaso lang Globe. Tapos sabi niya, papaisip ako ngayon na tungkol saan. So, atat na siya. So, naligo agad ako. So, tingnan natin. Kontakin ko lang siya ulit. Hello, Inday? Oo, basta yun. Kinakabahan ako eh. Nung ano pa to, nung isang araw pa ako. Ano? Ito na naman, bumalik na naman yung ano ko, yung kaba, nginig. Bakit? Yung kaba, sabi ko na yan na naman yun eh. Bakit na naman? Bakit ka na naman nag-iisip kung ano-ano? Kasi diba nagpunta ako dito sa Canlubang? Eh, yung mga classmate ko dati, sabi nagyaya, punta daw sa bahay. Day. Sige lang, go lang. May tina-type lang ako. Siyempre, ano, wala, bored ako sa bahay. Tapos sabi ko, mga classmate ko, pumunta pala, kasama pala yung dating may gusto sa akin. Alam mo na, nag-vacation kasi yun. Tapos ano, okay. Tapos nung ano, di nag-inuman na, ganyan. Kaya ko nang gustong sabihin, wala akong mapagsabihan. Hindi ko alam, parang akong baliw, hindi ko sinasadya, pero, ewan ko, ang tanga-tanga ko.
kay Jessel, inakabahan ako sa mga susunod na sasabihin na. O tapos? Tapos si Da, ito na nga, kaya ako nagpunta na dito sa Canlubang kasi ina-expect ko Inday. Akala ko picos lang ako. Nagpabili ako kay Papa ng PT kasi sabi ko kala Papa, delayed ako, bilan ako ng PT. Day. Inday. Ano? Tinry ko yung... Ano nga? Tinry ko yung PT. Kailan yan? Nung nakaraan pa, Inday. Kailan yung nakaraan nga? Yung date nga? Pag alis ni Paolo. Ah? Ano pala kong gawin? Kaya nga ako tumawag, Day. Ikaw, anong nasa isip mo? Lutang ako, lutang. Paano mo nasabing hindi si Paolo? Nag-PT ka ba ulit? Sinubukan mo ba ulit? Baka mali lang eh. Hindi pa ulit ako nag-PT, pero isa pa lang yung na-try ko. Baka mali lang yun, Day. Pabili ka ulit. Mamaya, magpapabili ako. Ganito. Oh, magpatapos, kung nag-positive pa, check mo. Tingnan. Hinday. Ang gawin mo. Day. Ang gawin mo, oh. Love you. Day. Ano ba, Jason? May binibirulat pa ako? Day, love you! Day! Naiiyak na ako! It's a prank! Naiiyak ako! Kaibigan talaga kita! Nandito ka kaya nagbablog ako. Ano ba? Pinakabana. Naiiyak na ako. In fairness, naiyak din ako ah. And I love you. Mwa. Okay, wala mo lang akong pagsasabihan. Magtatry ako mag-PT mamaya. Nabuntis ako ng pagkain, Inday. Sige na, babay na. May ipaprank pa ako next. Alam mo na. Bye-bye, odds. Kalma ka na dyan, ha. Kalma ka na dyan. Bye-bye, love you. Love you, Audrey. Mwa. Sorry. Mwa. Ang paprank natin ay si Mama. Busy daw siya, pero dahil importante, sabi ko. Sige daw, tawag daw ako sa kanya. So, si Mama ay nasa Dubai, all the way from Dubai. So, kulitin ko muna. Ayan, nagri-ring na siya. Hello, Ma. Ma. Oh. May sasabihin ako. Ano? Importante. Ano yun? Yung may problema ako, kaya ako nagpunta dito sa Canlubang. Ano? Hindi ko marinig yung boses mo. Narinig kita. May problema nga ako. Ano ang problema mo? Hindi ka magagalit? Hindi ako magagalit. Hindi ko pa nga sinasabi. Sasabihin ko na. O, sabihin mo. Laksan mo yung boses mo, hindi ko marinig eh. Sasabihin mo na. Ano? Kasi nung ano, nakaraan, mga classmate ko nung high school nagpunta sa bahay. Tapos pumunta doon yung ano, yung may gusto sa akin nung high school.
kasama. Tapos nag-inuman doon. Pinauna ko dito si AC eh. Tapos may nangyari sa amin. Tarantado. Bakit? Kaya nga ako naiiyak. Hindi ko pa sinasabi kahit kanino. So? Eh, delayed ako pa. Baka picos din. Hindi ko alam. Bago sana, Jess, ginawa mo yan. Uminom ka ng gamot. Pwede ba yun? Hindi ko naman sinasadya eh. Gagalit ka? Jess, sa bahay mo pa. Alam nga naman ako sa'yo. Ha? Nangyari na yan. Nangyari na yan. Hindi kita pwede nang sisihin. Resolbahin mo ngayon. Anong gagawin ko resolba? Tulungan mo ba ako? Mag-spack ka muna. Ma! It's a prank! Nandito ka sa vlog ko! Nandito ka sa vlog ko! Nandito ka sa vlog ko! So, ngayong gabi, naisipan ko na ihabol yung isa ko pang friend kasi hindi ko siya natawagan that day na nag-prank call ako sa lahat. So, ngayong gabi, itatry ko. May message ko siya ngayon kung pwede siyang tawagan. Kaso lang, hindi niya pa ako nasisim, pero online siya. Ay, is in another call si Camille. So, katawagan niya yung kanyang lovey dogs. Mamaya na lang. So, ngayon, nag-reply na si Camille. At sabi niya, hi ate, okay ka na. Anong nangyari sa'yo? Sobrang busy ako gawa ng sa work ko. So, try natin i-call kasi sabi ko, call kita kahit saglit. So, kinakabahan na naman ako at try na natin siyang tawagan. Okay. Hello. Cams? Tulog ka na. Tulog ka na? Hindi pa. Tawag ko si RJ kanina eh. Ah, oo nga. Alam ko naman. Sa'yo. Nung nakaraan pa ako nagtatry ng may kausap, maganap ng kausap. Ano nangyari sa'yo? Wala pa akong masyadong pinagsasabihan, Kams, kasi medyo Sige. Medyo, okay. Alam mo na. Oo, alam ko. Sorry na ate. Alas okay. Na ako na uwi. Okay lang. Ano nangyari sa'yo? Nakwento ko na to sa iba. Pero tinatry kita i-call para alam mo na din. Sige. May nagawa akong di ka nais. Ano? Bakit? Ayun, nag-inuman. Oo. Ate! Nag-inuman. Oo, sabihin. Oo, tapos? Ay, na nga kami. Ano? Hindi nga. Ano talaga? Wala. May nangyari sa amin. Ate, sure? Kung totoo. Hindi ako naniniwala. Hindi ko na rin alam yung sarili ko nun eh. Paano hindi mo sinasabi? Kasi nagpaiwan yung... Hindi ko alam gagawin. Pinakabahan ako na nawalan... Ha? Wait. Kahit ako...
Seryoso. Iniisip ko nga. Pag tinuloy ko to, pwede bang ibigay ko sa inyo? Ha? Huh? Seryoso ka? Seryoso ka? Ganun na lang siguro kung sinong tatanggap. Kasi diba, dalawa baliw lang... Baliw ka ba? Ha? Baliw ka? Baka kasi gusto nyo ng isa pang baby, tapos yung pangalan nyo na lang May. Kasunod ni okay. April. So, kung gusto yung sinasabi mo, ako nahihirapan ako kay Ate. Hindi ko lang paano, Ate, ano ba? It's a prank. Hindi ba ka paniniwala? Hindi ba ka paniniwala? I know, right? You're the last victim. Oh, dang. Abangan mo na lang kasi iaano ko na lang yan. Ia-upload ko na lang yan. Alam mo ba, nag-iisip na ako na sasabihin ko ba kay RJ kasi nakausap kami. Tapos, bigla ka nagsabi ng gano'n. Dapat nga ipaprank ko din si RJ. I-prank ko din kayo. Ngayong gabi, online ba siya? Sige, ipaprank ko din si RJ. Sige, wait lang ha. Balikan kita. Bye-bye, Cam! Ayan, nagko-call na si RJ. Makasalanan ng gabi na naman. Jay, tulog ka na ba? Hindi. Jay, hmm. May sasabihin ako. Jay, secret lang natin ha. Ikaw pa lang yung sasabihan ko sa Cass. Ilang araw na ako nag-iisip. Tapos ang kasalanan ko, Jay. Tapos delayed ako. La. Jay, anong gagawin ko? Asawa nga eh. Jay, if ever ba willing kang kunin yung baby? Pag tinuloy ko to? Pwede naman. Okay lang. Jay, sorry talaga. It's a prank. Jay, nasa vlog kita. Sige na. Baka mamaya isumbong mo agad ako. Prank lang. Prank. It's prank. Sige na, Jay. Bye-bye. Hoy, joke lang to. Prank lang to, ha. Abay na. Bye-bye. Yung approach ni RJ, well, si RJ kasi talaga napaka-reserved niyang tao. So, lahat ng tanong ko, ganito lang katipid talaga yung sasabihin nun. Pero alam ko, si isip-isip ni RJ, patay ako sa family nila. So, again,
dito sa prank na to, ang may mga natutunan ako at may na-realize ako. Gusto ko lang din kasing i-test talaga dito yung friendship, kung gaano ba nila ako tutulungan kapag may mga gantong problema. Or kahit hindi ganitong saktong sitwasyon eh, parang paano ba nila ako pakikinggan, kung may time ba sila sa akin, ganyan. Hindi siya simpleng prank. Actually, nakakaba, nakakawindang, hindi mo alam kung ano yung susunod na mangyari. Pero dito talaga sa prank, na-test ko rin kung sino-sino ba yung mga tao talagang handang makilig sa akin sa mga part na hindi ko alam yung gagawin ko or nawawala ko sa sarili ko. So I'm thankful with you guys, lalo na sa mga na-prank ko ngayon na yung iba, hindi talaga nila alam yung gagawin nila. Kasi yung iba, hindi naniwala. Hindi yung iba, naniwala din na-prank ko sila. Love you guys! Hindi ko po yung magagawa. Again, hindi ko po magagawang magpabuntis sa iba or hindi pa naman buntis. Ayokong gamitin kasi talaga yung buntis part na ito sa prank, sa video. Ayoko talaga siyang isama kasi nare-respeto ko talaga yung pagdating sa mga pagbubuntis, of course. Dahil na-experience ko din yun as mommy. So, ayoko po talaga siyang i-insist dito sa video vlog na ito. Pero, ang gusto ko lang po talaga i-test dito is kung paano ba talaga ang mga kaibigan ko natutulungan ako sa mga gantong bagay. At na-test talaga. At nakita ko talaga na meron ako mga kaibigan na handang makinig. Talagang susuportahan nila ako kung ano yung dapat kong gawin. At sobrang thankful ako sa inyo guys. Kahit prank lang to, ay nakita ko kung sino yung mga realest person na handang makinig sa mga kadramahan at mga pinagdadaanan ko sa buhay. So, dito sa prank, and I hope na meron din kayo mga kaibigan na katulad ng mga kaibigan ko na handang makinig sa ating mga rant sa buhay. So, again, thank you for watching my vlog, and please don't forget to subscribe, like, and share sa inyong mga kaibigan. At kung gusto niyo po maging updated pa sa mga future videos ko, i-click niyo lang ang bell button para maging updated po kayo. And, suggest pa kayo ng content for another vlog. I hope na nag-enjoy kayo watching this prank call challenge. Love you guys! Stay safe!